Ang Pilipinas ay isang umuunlad na bansa na may mataas na antas ng kahirapan at may ilang mga munisipalidad na lubhang naapektuhan ng suliraning ito. Ang antas ng kahirapan ay tumutukoy sa porsyento ng populasyon na nabubuhay sa poverty line na itinatakda ng gobyerno batay sa minimum na kinakailangang kita upang matugunan ang mga pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at pangangalaga sa kalusugan. Sa videong ito ay ating alamin ang ilan sa mga pinakamahirap na munisipalidad sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Balindong, Lanao del Sur. Ang ikasampu sa listahan natin na pinakamahirap na munisipalidad ay ang bayan ng Balindong, Lanao del Sur na may poverty incidence rate na 67.37%. Ito ay may populasyon na humigit kumulang sa 32,000 katao. Ang karamihan sa mga residente ng bayan ay Muslim at kabilang sa tribo ng mga Maranao. Ang mataas na poverty incidence rate ng Balindong ay nagpapakita na ang karamihan sa mga residente ay nabubuhay sa kahirapan. Ito ay dahil sa maraming kadahilanan tulad ng kakulangan sa trabaho, hindi sapat na serbisyong pangkalusugan at edukasyon, kawalan ng infrastruktura at kakulangan sa pampublikong serbisyo. 9. Binidayan, Lanao del Sur. Ang bayan ng Binidayan ay isang fifth class na munisipalidad na matatagpuan sa lalawigan ng Lanao del Sur sa Mindanao. Ito ay may populasyon na halos 26,000 at may poverty incidence rate na 69.77%. Ibig sabihin, sa 10 tao ay 7 ang nasa lubhang mahihirap. Ang mga pangunahing kabuhayan ng mga residente sa Binidayan ay pangingisda, pagsasaka at pagmamanukan. Sa kabila ng mga natural na yaman nito, patuloy pa rin ang paghihirap ng mga mamamayan dahil sa kawalan ng sapat na oportunidad para sa trabaho at pagkakakitaan. 8. Sumisip, Basilan. Ang bayan ng Sumisip ay matatagpuan sa lalawigan ng Basilan na nasa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay isang maliit na bayan na may populasyon na halos 50,000 katao. Dahil sa kanyang lokasyon at kasaysayan ng kaguluhan, ang bayan ng Sumisip ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa bansa. Mayroon itong poverty incidence rate na 72.24% na nangangahulugang halos 4 beses na mas mataas kaysa sa average poverty incidence rate ng bansa. 7. Maslog, Eastern Samar. Ang Maslog ay isang bayan sa Eastern Samar, isang lalawigan sa Silangang Kabisayaan. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang poverty incidence rate ng Maslog ay umabot sa 73.43%, kung saan mas mataas ito kumpara sa national poverty incidence rate na 18.2%. Ang pagkakaroon ng mataas na poverty incidence rate ay nagpapakita ng mga suliranin sa ekonomiya ng bayan, tulad ng kawalan ng trabaho, kakulangan sa pinagkukunang yaman, at kakulangan ng oportunidad. Dahil sa kawalan ng trabaho sa bayan, maraming residente ang kailangang maghanap ng trabaho sa ibang mga lugar. 6. Tuburan, Basilan. Ang Tuburan ay isang fourth class na bayan na matatagpuan sa lalawigan ng Basilan. Ayon sa tala ng census noong 2020, may populasyon nitong humigit kumulang na 25,000 katao. Ang bayan ay pangunahing agricultural area kung saan karamihan sa mga residente ay nagtatrabaho sa pagsasaka at pangisdaan. Kabilang ang Tuburan sa mga pinakamahirap na bayan sa bansa na may poverty incidence rate na humigit kumulang sa 75.52%. Ang kakulangan ng mga oportunidad sa ekonomiya at mga pangunahing infrastruktura tulad ng mga kalsada at supply ng tubig ay nagpapalala sa kahirapan dito. 5. Amay, Manabilang, Lanao. Ang bayan ng Amay, Manabilang na dating bumbaran sa Lanao del Sur ay kilala bilang isa sa mga pinakamahirap na munisipalidad sa Pilipinas. Ang poverty incidence rate na umaabot sa 75.74%, ibig sabihin nito ay karamihan ay nabubuhay sa kahirapan at hindi nakakapagbigay ng sapat na kita upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Maraming mga kadahilanan ang nagdudulot ng kahirapan sa bumbaran, kabilang ang kawalan ng sapat na trabaho, kahirapan ng imprastruktura,
kalagayan ng edukasyon at kawalan ng sapat na serbisyong pangkalusugan. 4. Pualas, Lanao del Sur. Ang bayan ng Pualas ay isang fifth-class na bayan sa lalawigan ng Lanao del Sur na may populasyon na 14,526 na tao ayon sa talaan ng census noong 2020. Ang karamihan sa populasyon ng Pualas ay mga Muslim kung kaya't ipinagbabawal sa kanilang pagbebenta at pagkonsumo ng mga inuming may alak, mga illegal na droga at mga sugal. Meron itong poverty incidence rate na 75.91%. Ang mataas na antas ng kahirapan sa lugar ay dulot ng limitadong mga oportunidad sa ekonomiya at kaunting pagpapaunlad ng prastruktura. Dahil dito ay maraming mga taga-Pualas ang nahihirapang magkaroon ng sapat na kabuhayan at makayanan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. 3. Ungkaya, Pukan. Ang Ungkaya, Pukan ay isang munisipalidad sa lalawigan ng Basilan na may populasyon na 24,016 noong 2020 census at may mataas na poverty incidence rate na 76.76%. Ang madalas na engkwentro sa pagitan ng militar at mga armadong grupo sa lugar ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kahirapan. Ito ay nagre-resulta sa pagkawala ng kabuhayan ng ibang residente. Bukod dito ay maraming negosyo ang hindi na nagpapatuloy dahil sa takot sa karahasan. 2. Kalayaan, Palawan. Ang bayan ng Kalayaan sa Palawan ay isa sa mga munisipalidad na may pinakamataas na poverty incidence rate sa buong bansa. Ang poverty incidence rate dito ay umaabot na sa 76.92%. Ngunit hindi lamang ang kahirapan ang nagpapahirap sa bayan ng Kalayaan. Ito rin ay nakakaranas ng mga hamon dahil sa territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang mga isla ng Kalayaan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, ngunit ito ay inaangkin ng China. Ang mga mangingisda at residente dito ay nakakaranas ng pangbubuli mula sa mga Chino. Dahil sa mga hamong ito, mas lalong naging pahirap para sa mga residente ang makapangisda dito. 1. Tagaloan Dos, Lanao del Sur. Ang bayan ng Tagaloan Dos sa Lanao del Sur ang nangunguna sa listahan ng pinakamahirap na munisipalidad sa Pilipinas. Ang poverty incidence rate na 85% ay nagpapakita na halos lahat ng mga residente sa bayan ay nakakaranas ng kahirapan. Ang mataas na poverty incidence rate sa bayan ng Tagaloan Dos ay nagpapakita ng malalim na suliranin sa kabuhayan ng mga residente nito. Marami sa kanila ang walang sapat na kita upang masiguro ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain, tirahan, edukasyon at kalusugan. Ito ay isang malaking hamon sa lokal na pamahalaan at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng tulong at suporta sa mga nangangailangan.